Magandang araw mga kapatid. A blessed day to share 05. How I prepare when husband pastor will officiate a wedding ceremony. Siyempre, hinahanda ko po at yung kanyang mga damit na isusuot during the ceremony and of course after the ceremony kasi kailangan niya magpalit, mainit ang panahon ngayon eh. And of course, ako rin po ang nagli-layout, nag-encode, and nagpiprint ng marriage certificate. So, super advanced ko pong pinrint yan kasi ipapadala pa namin yan through LBC. This time po kasi sa Quezon City yung kanyang kasal, kaya hindi po ako makakasama. Inihanda ko rin po yung green bag na yan na may lamang Bible and posporo and of course candle. Kasi minsan nakakalimutan yan ng mga ikakasal sa sobrang excited. Kaya kailangan ready rin kami. Meron din dalang folder para po pag pumirma yung mga ninong ng time, merong papatunayan. And of course, yung envelope po kung saan nakalagay yung mga marriage certificate and kanyang script na pinrint ko rin po kanina. And of course, nandyan din po yung swab test result. Kailangan po yan kasi bibiyahe siya ng medyo malayo. And yung invitation, proof na siya po ang officiating minister. And of course, Xerox or photocopy of his certificate of registration as an officiating minister. Lagi po ako nagre-ready ngayon ng kung ano-ano para sa kasal kasi meron siya na ikasal dati na hindi makapagsimula dahil naiwan lahat yung materials. Siyempre, may ballpen. Naiwan lahat yung cord, yung ring, kaya hindi kami makapagsimula. After ng green bag, kompleto na po yan. Yung yan, blue bag naman. Yung blue bag, in case of emergency, ang tawag ko dyan, emergency kit. Kasi po, yun nga, katulad ng kwento ko kanina, meron po siyang ikinasal na naiwan natin gamit yun kaya hindi makapagsimula, stressful. Kaya mula nun, lagi na akong may dala ng mga wedding paraphernalias like aras. Binili ko na po yan, hindi po yan yung ginamit namin ng kasal. Kasi yung ginamit namin ng kasal, hindi na naibalik nung pinahiram namin dahil naiwan yung dahil wala silang aras. Ayan po yung mga pillows na ginagamit ng mga bearers para lalagyan ng singsing at aras. And of course, extra posporo, napakadami po niyan, and extra candles. At malilimutan ko ba ang mga envelopes? Kasi minsan pag may mga event, may nagtatanong din sa akin kung meron daw ba akong envelope para paglagyan nila ng pakimkim. Meron din ako ang mga, ayan, lagay ng singsing. At may singsing po talaga yan. Singsing po namin yan nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. And mga pins in case na kulang po or walang dala. Yung mga abay, cord, and veil. At syempre, hindi po mawawala yung kailangan-kailangan kapag sabitan. Ready rin po ako dyan. Ang mga tcharan! Pins! Isang box po yan. Pero marami nang naservisyohan yan. Super excited po ako kapag meron siyang ikakasal. At gusto ko nga rin po, ready lahat. Para smooth at maging sobrang memorable at makontento po yung mag-blessed yung mga ikakasal po niya at yung mga mag-witness ng kasal. All for the glory of God, of course. Charan! Ready na si Daddy for the wedding. Keep safe and God bless us all. Bye!